Dana, pag tinanong mo kung ano gusto niyang maging paglaki, sigurado sasabihin niya, gusto niya mama, gusto ko doktor, gusto ko na ganyan. Pero pagka lumalaki na, mag-graduate ako, pwede na. Pag tinanong mo sa college, makapagtrabaho lang, pwede na. Pero nung maliit, tinanong, ano gusto mo, astronaut? Diba, kinalahan ka lang, walang limit, ibig sabihin. Kaya let's go all, go back to the children. Totoo ba yan? Yes! Yun ang sabi ng trainer ko, 23, 24 years ago. Kasi karamihan sa atin, when we start to, age 20s, reality start to sink in. Ano kasi ang reality? Yan na yung ma-injekan ka na ng mahirap yumaman, ma-injekan ka na ng hindi tayo yayaman, meron naman mag-i-inject sa TV na ang mayayaman, matapobre, meron naman magsasabi, Risa, sa simbahan niya, narinig mo ang mayayaman, siklata, gusto mo ang galit, tama? So, yung bata, ayaw niya na yumaman. Kasi yun ang naririnig niya. So, sana huwag kayo ganun. Sabi nyo sa job, you know. Pero totoo, di ba? Ang tawag dyan, na-program tayo. That's why, pag mention namin, kaibigan mo na, pari, ayaman na tayo. Minsan, hesitant ka. Yun ang totoo. So, napag-aralan ko, why? Ang tao negative. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Yes. Ito, limang oras to na kwentuhan. Tapos na yung bata. Kasi yung topic natin, di ba? Pag may opportunity, or pag may bata gusto sumubok sa isang bagay, huwag niyo harangin. Kasi ang nangyayari, inaharang natin. Huwag mahawakan niya kanila, mapapasok ka. Ako ginawa ko sana ko, hinayaan ko, napasok siya. Kung mula nung nakita niya yung kandila, ayaw niya hawakan. Pero pag kinukontra mo lagi, gaganon yan. Mag-a-attend, correct? Eh nakita mo mag-a-attend, ano gagawin niya ngayon? Pak, kapaluin. Kung hindi paluin sa'yo, sasawayin. Pag hindi ano, pupurutin. So every time may nakakita yung bata ng opportunity, alam niya may tingnan sa akin. So mabuti pa, huwag lang niya hawakan kasi masakit. So ngayon, paglaki niya, ilapit-pit niya. Kaya pag ang tao nilapit ng bigla, nakakaiba na hindi normal sa ginagawa niya, saan ka pupunta? Alawalis niya. Kaya pag may kakaibang in-introduce, ikaw, doon sa isang tao na kakaiba, ay niya subukan kasi alam mo yung pain. Maka hindi kakayanin yung rejection, hindi nakayanin yung negosyo, may opportunity din para sa kanya. Hindi ka sinusubukan. Hindi ka pa sumusubo kung ayaw ka na. Paano kung sinusubukan mo lang ito? Tapos naka-invite ka na kagaya nila, mga kanduro. Naka-invite ko sa kabila, sa diba? Kaya nga dito, may duda ka, ibig sabihin, hindi kaya yaman. Hindi. Kahit may duda ka, pwede kang yumaman. Subukan mo mag-invite na. Kasi baka malay, pinaupo mo, sumali. Ikaw lang pala yung may duda. Tama? Yung pala dinala mo, gusto yung negosyo. Ikaw lang pala pwede mag-invite sa kanya. Kasi crush na crush ka noon. Diba? Siyempre ngayon, lagas na yung hair, no? So, lagi kasi yun. Hindi yan. Ngayon, ganito na lang. Sino yung bago dito? Ay, ikaw lang. Wala na iba? Ah, okay, marami. Parang pa natin. Alam mo ko na ito ay CSEL. Kung sabi CSEL, it's a combination of success stories. Pero 11 years ago, wala kami ganito because we don't have any success yet. In fact, unang magka-coach na nagsiselebrate kami. Alam niyo ba yung unang top earner dito? Ang unang coach na videos. Tingin nila ko, Uber taxi lang, right? Pero kami nagsiselebrate kami. Grabe, pare, totoo na to. Kami mayari, ganun. Nung nagka-coach yung mga tao natin, nagsiselebrate kami. Pero kami na nakakita, siyempre. Hindi mo pwede sabihin sa tao. Sabihin mo, yung mga yung tatlo na babaliw. Kasi kami lang, okay? Kasi nakakatawa naman din yun, di ba? Kasi celebrate kami eh. Yung buti sana kung maganda-ganda yung auto. Tapos, may isang distributor, nagkaroon ako ng milyon. Celebrate na naman kami sa pato. Pero pag nasa labas, parang wala lang. Meaning, lahat ng tao, o kahit anong negosyo, may tinatawag tayong break. Paano nangyayari yung break? Pag ikaw pala yung isang madasali, no? Dinala ka dito is already an answer prayer. Because there's a lot of millions in Manila. And how they wish this year is a better year compared to the last year. At kayo nakaupo dyan, na dapat sinabi.
Tama? So that counts already as one of your blessings. Pero hindi nagkarating yayaman kayo. Bakit? Pag hindi ka naman sa mga action dito lang. Alam mo, mag-uupay, yayaman ka na. Subukan mo mag-uupay dyan tatlong taon. Hindi rin eh. Tama? So, sa mga naong first timer, i-explain kahit may duda ka, okay lang yan. Because kami rin gano'n. Na-invite ko dito ako ng tatay ko. Parang yung mga alburo ka, tatay yung mga nag-uupay. Kami, nag-sponsor sa akin tatay ko. Kakay pangalan yung panahon mo, kasi yung panahon namin, aanim lang kami. Yung kumpanya niyon, yun, yung magiging, pero forever yun. Dahil ko kami na yung audience, kaya din naman pakain. May mamulises to, ano ba yun? Kasi sa aanim lang kami, at apat yung mamulisa, yung isa, dalawa. No? Hindi na dadagdagan yung tao. Pero ito matindi, habang nag-uumpisa, yung video sila eh. Parang kanina, yung video natin, di ba? Yung apat, sinusubuhin na, yung umpisa na yung mamula. Nasa yung sesto, yung stroke, binusok na, alam mo ba banata na susunod, di ba? Dahil papano na eh. Papano na sigurado, bakit yung sigurado. Titignan ko, mga wala naman to, wala makakain lang to. Tama! Eh di siyempre, nagpuno yung panto. Ali! Paalam sa tatlo, sumunod din, napuno din eh. Nagulat ako, ba't ang dalawa na lang ang tatay ko? Hindi na bumalik. Umalis na, hindi na bumalik. Sa tingin mo, anong gagawin ko? Sabi, tatapusin ko siya na kasi patay ko yung kasama ko. Nag-walk out ako, patay, siya lang na may iwan, right? Ano kaya magiging tsura namin sa bahay? Ikasama ko siya sa bahay. Di ba? Make sense? Sabi ko, tapusin ko na to para matapos na. Pero hindi ako interesado. Engineer ako ng profession. I don't want to be involved in any sales. Kasi parang a rejection sa akin, parang hindi bagay. Sa guwapo kong ito, mare-reject ka. Okay. So, kala ko sales lang, ano ba yun? Nagbenta. Nagbenta ng produkto din doon. Meron din para sa atin, papaya. Meron din shampoo, ngayon. Ganun ang mga produkto. Kung familiar kayo doon. Meron din papaputi na may tinasinig daw. Nade-demo pa. Bakit nag-i-imagine mo makikin nade-demo? So, hindi ko ma-imagine na gano'n ito. Kasi nasa PLDT ako eh. Tama? Engineer ko, man. Sabi ko, parang hindi ko tsaka ito eh. Hindi ko linya. Okay? Tatay ko pinaglinya ko lang. Eh, tatay ko balik na balik eh. Tuwing kakain kami, imbes na magdasa, sabi niya, grabe. Subo na lang. Grabe. Patapos kumain, grabe. Iniisip ko, ano ba yung grabe ulam natin? Wala ko talaga mag-ihirap na talaga tayo. Parang grabe pa talaga ang buhay na, di ba? O mag-ulan na naman tayo, di ba? Kasi so, grabe siya na grabe. Yung pala, sabi niya, anak, may nakita ko negosyo, baka dito na tayong mga. Muna, sige, okay. Alam ko na, marap kami, ambisyon ka. Gusto mo bumalik sa dati natin board. Kasi may kaya kami before. Okay? Kaya lang, yung construction business ng lola ko, yung maganda kasi inatake yung lola. Down the grave, pati yung negosyo ko kasama yun. Kaya alam ko, health is worry. The entire fortune wiped out. So, na-experience namin magandang buhay. I was in a private school, grade 1, 2, 3, 4, 5. Kaya lang na-stroke lola ko, dating private school, naging mababang paaralan. Okay, so hindi ko rin mablame kasi parents mo, wala ka naman choice. Sila yan eh. Kung saan ka dadaling eskwelahan, wala kang choice. Hindi ko makalimutan yung school eh. Talagang mahabang pangalan. Esteban Abada Elementary School. Hindi mo makalimutan yan, yung mga pangalan na ganyan. No? Lipat kami sa Paco, Celedonio Salvador, di ba? Kaya naman St. Paul lang, di ba? Hindi eh. So, yung mga school na yun, I will never forget ko. So, palagay ko ang father ko, nakakita ng pag-asa. Not to support him is already, masyado naman, nakakainis naman yung pag-anak mo yung support that, right? So, sabi ko, sige lang. Kung sabi niya, baka mali mo anak, hindi kayo magka-ponsi. Sabi ko, yeah, kasi nag-achieve kami. Tama? Mali mo anak, hindi tayo magkaroon ng bahay. Oh, kasi tatlong buwan na tayong delayed na naman sa renta, di ba? So, talaga yung mga pangarap na yan, talagang alam kong yun ang gusto niya. Pero dito ako tinamaan. Malay mo, dito natin pauwi ang nanay mo. Kasi matagal mo ang FW mo. She works in home. So, nung sinabi niya yun, sabi ko, ah, this guy is serious. Tama? Bago matapos yung seminar, may nagsalita. Parang ako yung huli. Nagsalita isang babae. Parang Josie. Kumakal mo na. Never been to college. High school graduate. Mid-40s ang age. Ang asawa niya natin seaman. Kaya lang, doon siya nakadepende, wala siyang trabaho. So yung seaman na yun, pag-uwi, one Christmas,
napagtripan ng mga adik. So, when I speak daw, tumusok hanggang sa puso ng madalang spot. Kaya she was forced to look for a job because yung bahay na hinuhulugan nila, malapit na marimagang lang. Yung mga anak niya, stop schooling. So, in short, she's so desperate to look for opportunity. Napaupo siya sa laro. And guess what? 8 months later, 100,000 naman siya. Sabi niya, puhunan lang ito. Bibi. Inspire ako kasi nasa harap ako eh. Yung siyempre binawagay ko, yung bagong kuha, presko eh. Pag ganunin mo, hindi mapura eh. Kuha ko kasi lumuwas siya from Davao, pumunta ng Manila para claim yung check. Baliw na baliw ako kasi 100,000 yun eh. Sweldo ko ng isang taon doon sa trabaho ko, yaman ko pa, diba? Tama? 8 mil lang sweldo ko sa umpan eh. Nung kapanahon na yan. Ibig sabihin, magtatrabaho ko ng isang taon para matumbasan ko yun. At walang absent. Tama? Papasok ka araw-araw, habol ka ng puso sa jeep, siksikan ka, tama? Tama. Masaya ko yung makipagsiksikan sa puso. Lalo na yung mga babae, bakit diba? Nasubukan nyo ba sa MRT kahit wala kang planong pumasok? Yan yung pinto. Pero magugulat ka sa loob ka na. Kasi papatapos ka sa puso. Hindi, hindi na sa loob. Siksikan eh, tama? Kaya ka hindi ka pumasok, punta ka mo lumayan, paklaran ka tuwing napunta. Diba? Diba, na-experience niyo yun? Yes! Kasi sa tsina, makikita niya araw-araw. Alas 7, alas 8, yung MRT. Parang bathroom cleaner. Pag binuksan, sinisip-sip mga tao. MRT. Diba, pasinara, tigil. Diba? Plus, ganun din. Pasinara, ganun na yun. Diba? Ganun ang buhay ng 20 days ago. Tama? Pero nung pinakita yung check, I begin to dream big. Sabi ko po siguro nakita ng tatay ko. Maganda ba yun? Yes. Can you imagine 20 plus years ago? Gano'ng malaki yung mga panahon na lang? Ibig sabihin, nagtatrabaho ko ng 10 years, parang katumas ko yung isang taon na. Tama? So, the 28 year ko, 2 years pa lang. So, ano nasa save niya? Oras. Tama? Ladies and gentlemen, bumawas yung isip ko. And I never looked back then. 8 months later, full time now. My life never been easy. Now, yung mga ganitong panahon na nandito kayo, maaari kaya ako nag-share because pwede kayong umuwi. Wala na, kasi kaibigan mo na hibay. Kaibigan mo lang. Pero kaya ako nandito para masabi ko sa inyo na meron akong pwede may tulog sa puso mo na baka ito yung hindi yung stas. Matagal nyo ng break. Kasi ako, answer prayer to eh. Kasi pag upo ko, hindi naman tayo. Tatay ko ba dahil lang sumali? Hindi. Araw-araw ko niimitahan mo ni. Tuwing biyerte, sasabi niya anak, saan ka bukas? Kasi sabado lang seminar eh. Una, nakagawa na yung, naka-invento na yung dahilan ko. So, hindi naman lalaba ako dahil. Next Friday, gano'n na naman. Anong gagawin bukas na lang? Magkukula, siyempre, laba plastic. Lahat ng dahilan nakalista yun. Para wag maulit, ay naubos yung dahilan. Naubos, girlfriend, may date, kahit walang date. Pag nakaalis na kasi ng bahay yun, babalik na kami sa bahay. Tuntuhan na kami kasi magturo. Sabado yun eh. Never ko nakita yung sarili ko na mag-aakin ng mga ganyan sa emila. Ang tagal eh. Manood lang ako sino, mas okay pa eh. Tama? Pero ladies and gentlemen, mas sinabi ng speaker na kung saan na naisip mo. Dahil hindi kami nagpunta rin ko para bulahin kayo. Sa ko, asan kayo pala. Sabi niya, oo nga no. Kasi kahit dito sumali, mayaman pa rin siya. Sabi niya, oo nga no. Tama? Pag hindi naman sumali, 100,000 pa rin eh. Doon ako hindi nakatulog eh. 100,000 naman. Kasi talaga ako nakatulog, alas 4 na umaga. Talaga, ano ngayon? Kasi ako magsisip, sino ba umpisa ako? Alam na, baliw na ako. Hindi ko alam sino umpisa ako, sino kakausapin ko. Tulog na lahat eh. Kasi alam niyo, pakinig ka, yung unang pakinig ka madulog. Ang dito ang kaliyaman ta. Lahat ng prospect ko nilista ko, kaibigan, kamag-anak, kaklase. Yung kamag-anak, ziniro ko na kasi lahat na ikutan ang tatay ko eh. Siyempre, kapatid, nandito ko yun. Tapos prospect list ko yun eh. Nung pinuntahan ko, sabi niya, at na-introduce sa akin ang tatay mo yan. O di wala na, tapos na. Pero mas marami akong ikilala ang tatay ko. Ay, bigyan ko. Mga galpreso, dami yun. Pero, tapos, mga kaklase ko, hindi na ikilala yun. Yung mga kasama ko sa PLD, di marami yun, di ba? Yung sinabi ng speaker na dito, mag-invite ka lang, para sa akin madali. Kasi, sumali siya o hindi, lost na yun eh. So kung mag-iimbita lang, kagandahan mo na imbitasyon mo. Kailangan seryoso at professional. Sincere ka dapat. Hindi pwede yung kayo pag nag-iimbita kayo ng kasal. Di ba kompleto yan? May maganda, no? Card?
kailangan nandun yung venue, nandun yung reception, anong oras, correct? Very clear eh. Ngayon, dapat ganun yung imitasyon mo, something sincere. Hindi pwede pala, ano gagawin mo sa Sabado? Sa mga kain, makaganyan ka lang, pwede na. Yung seryoso yun. Tawa? Pwede mo seryoso yung pag-imito, pwede mo sa'yo pare. I-drop everything mo sa Sabado kasi importante papakita ko sa'yo at importante rin sa akin. Ano gusto mong magtulangin mo dito? Seryoso eh. Pero kung sarabi mo hindi ka sincere, guess what? Pupunta ka dito yung baka naka-shorts lang, chinelas, okay sana wala alipong ako, pwede, okay lang pwede. Gusto mo yun, seryosoin mo lang. So, nung naintindihan ko yun, part-time ah, sabi ng speaker, mag-iimbita lang, eh, para sa akin madali. Kaya lahat ng tao sabi ko sa'yo, basta ko humihina, hinakawala sa akin. Sa bus, sa jeep, wow. Kahit wala na ako pakilala, pagpatabi ko sa jeep eh. Di ba, nakahiman, ganyan din, di ba? Dahil hindi mo kilala eh. Never talk to strangers, di ba? Kung narinig yung bilog-bilog, sabi, talk to everyone, sabi ng speaker. Pwedeng no, and then yes. Pwedeng no, and then yes. Pwedeng mamaya no, and yes. Mamaya pa na yes na lahat, right? Yun ang sinabi sa akin ng speaker, numbers game. Kasi mabukang mag-imbita, sa bus, naging servisyo na kulit. Mama, kahit daw, o saan ang tawag sa akin? Ako taga-sabi. Kahit natapakan yung paa mo, may ingroon na siya. Smile ka, may posting eh. Mas may ingroon din to. Kalahan ko sa akin mo, di ba? Si Marco, sabi ng pare, o, dito, peace di ba yung pare? Kapag sabi, kung Catholic kayo, di ba, may peace game yun? Ako, at tatlong beses ako nagsisimula, kasi prospect lahat yun eh. Pati pare, sa'yo kaya yung apply mo. Lahat, basta manghihinga. Gusto ko umaman eh. Kaya pag ginano ng priest yung kamay, ayun na lang siya ama. 2,000. Ganun lang, ganun lang galing ko. Grabe! Kapag sabi ni Paolo, share na ganun sa MPs, pero kakaganun ako, tagal. Naabangan ko sino yung, alam mo yun? Pwede prospect, ay? Di ba pag may pila sa bangko o magbabayad ng heraldo, di ba may disk kayo? Ako hindi. Sabi ko, wow, haba. Yes! Meron ko sa likod. Ang dami kong walikay. Ano nangyari? Di umaman si Francis Miller. Ganito yan. Bago kayo mag-umisi na ibang tao, kumisi nyo muna sa sarili nyo. Kasi kita-kita yung prospect mo, nahihirap akong mag-umisi. Pag sinabi mo, pares, buka natin ito kahit matatang buwan. Pag wala nangyari sa bantahan. Yung nakarinig, no? Gagawin ng pare, sige, subukan natin dalawang buwan. Pag wala nangyari sa bantahan. Yung sasabihin mong nagsabi yung dalawang buwan, sasabihin niya, pare, isang buwan, subukan natin, pag wala nangyari sa bantahan. Yung nakarinig, no? Sasabihin niya, pare, subukan natin ngayon, bukas pag wala nangyari sa bantahan. So, yung commitment, panipis ng panipis, correct? Ako ang sinasabi lagi sa message ng sa mga na-listeners. Ito ang negosyo ito ginagawa ko part-time. Pero soon enough, soon, 6 months, 8 months from now, kung full time ako dito. So not the audience ko, seryoso. Kasi speaker, seryoso. I broke my first million after a year and a half. So I was 25. Ikwento ko lang ha, kasi maganda mag... Oh, di na mo, di ba? 2 years na to, so mahaba pa. 20 years to go kwento ko eh. Hindi ko makalimutan, I was awarded the youngest kasi nung time na yon ang mga members, mga kaedad ng parents ko, tatay. So yung audience, so ako pinakabata. So nung tinawag nila the youngest, proud ako. Kasi pinakabata, millionaire, di ba? Yabang ko, 25 years old. Hindi pa na-target mga kaibigan ko yan. On my first 90 days, it was survival kasi struggle talaga. Lahat ng friends ko naubos eh. Sabi ko, tayo, payaman ba talaga tayo dito? Hindi ako nagdududa na kasi lahat ng kaibigan ko umiiwas na eh. Nagtatawagan din sila. Minsan nasagot ko pa yung telepono, yung pangalan Ronald, hindi ko makalimutan niya eh. Sabi niya, sino to? Si Francis po. Ay, wala siya dito. Sabi ko, sino sila? Yung ate niya, hindi wala siya kapatid eh. Hindi pa yung boses eh. Imagine mo, ganyan kaiwas sila. Sa bahay ganun din eh. Si Francis, very good na Ronald, hindi sa'yo. Pero hindi ako tumigil, guys. Bakit? Kasi nakita ko saan papunta eh. Kaya ngayon pa lang, do not operate your mind on your reality. Gusto niyo ba nangyari sa inyo ngayon? That's the decision that you made 3 years ago. Ano yung resulta? Tama? Kung wala kang ipon, wala kang bahay, wala kang college, don't worry. Okay lang yan. You know why? Lahat na nagsimula dito yung pinamagay. Ganyan din. Okay? Pero yung next 3 years, pwede mo mabago. Okay, may hindi ka decision to make.
You do this business distance yung gusto. Tama? Kasi umayaman kami before, nagbibahay kami mayaman kami. Hindi ako working, hirap kaya maligit. Tama? Nagkataon lang, wala kami. Tama? Kaya don't operate your mind kung ano reality mo, pero it's so painful. Ako madismaya ka lang. Pero what if, imagine yourself from today, when 2019 or 2020 mag-end, what if makuha mo lang yung gusto mo? Bahay, sasakyan, mamili mo sa bangko, kasi hindi mo problema yung utang, marami ka na. Bayad na lahat, that's it. Tama? Ano ba? Hindi ka na di disconnection notice. Na-receive, na-receive na ba kayo ng gano'n? Pag gano'n, namumula na kami lahat eh. Tama? So ladies and gentlemen, this business is really designed na pwede mo mag-start part-time. And designed din siya na pwede mo kitain na walang limit. So depende na to sa simple mo. Guys, maraming kilalang magagaling sa klase. Pero walang pera. Dito ang daming kilalang hindi nakapag-aral pero ang daming pera. Yeah. Dami nilang pera. Ako nagpipirma ng mga cheque. Alam ko kung magkano minibidraw nila everyday. Kaya 2018 na po yung mga binibirmahan ko at inideposit ko sa bank at yung cash nila. Alam ko may masayang pamilya doon. Hindi ko alam kung saan, kung sino, kung saan man. Pero nakikita ko may 1 million, may 2 million. Tapos pag ina-invisit ako mo, grade 5 lang. Buti na nauna ako ng konti. Kasi po ako audience sa speaker, grade 5. Nakaka-insulto kaya yun. Tama ba? Tapos papakitaan ka na susi ng fortuner, susi ng bahay, swimming pool pa daw. Huwag na, talagang mapapaliw siguro ako. Buti na lang nauna-una ako ng konti. Tama ba? Make sense? Yes! Kaya doon sa mga first-timer, ang assignment nyo on their first 2 months, may lalaman kayo, pero huwag kayong mag-quit kung hindi sasalin, ha? Kasi yes. Ano yung pag-aaral mo at the same time negosyo. At syempre, you commit mistakes. But that's normal. Because if you fail yesterday, doesn't mean you're going to fail again tomorrow. Tama? Try mo pa rin sumubok. Galingan mo, sumukan nyo mag-present na wala apply nyo. Para kung kayo matututo. Kasi a month later, no, 3 months later, yung tatay ko nag-decide sumama sa nanay ko. Si nanay ko from Hong Kong, she became a caregiver sa kanya, Canada. Okay, so lahat kami immigrant. 12 years ang limo eh. So sabi niya, anak, mukhang lumabas na yung papers na matagal na hinihintay. So eto na, paalis na kami. So paano na ikaw na lang talaga dyan? Kasi overage ako eh. Kung may Al-Qaeda doon, yari ang Canadian Embassy. Kasi galit na galit ako, lahat sila nakapunta doon. Canada, ako lang naiwan. Kasi hindi ka pa sinisipot ng mga kaibigan mo. Kung inimbita mo sa seminar. Tama? Pero palagay ko, nung those days, na during the darkest hours, na ikaw lang mag-isa sa buhay mo, doon na pala mag-i-start kung magpabago. Kasi buti na lang hindi ako nabili ng Canadian immigrant status kasi may good deal yun lang yung pala sa taxes. Last month, I celebrated my birthday. I mean, 2 weeks ago sa San Francisco, California. Kasi from Canada, nag-move na yung nanay ko. At syempre, hindi na nanay. Mami na, syempre, social media. And binibidyo ko yung bahay. Makikita nyo yun, nasa cellphone ko eh. Binibidyo ko yung mga care homes niya. May dalawa siya. Tapos, sabi na nag-breakfast kami, sabi niya, anak, takto tayo dun sa care home. Bakit? May matandang bumalitan. Pinulog daw yung supply yata. Nahulog sa sahig. Putok dito. So, ganun ka-passionate tanay ko sa amin. So, kasi, pumunta siya. Minitawa niya yung breakfast. Tapos, pumunta siya. Ako, abang tanong, binibidyo ko. Ito natin ko. Tapos, pagdating doon, sinaserve mo na. Sinaserve mo na matanda. Sabi mo, malikot. So, she's now, I think, meron siyang 14 patients. Dalawang care home. Ano, 12 pa lang matay na yung dalawa. 12. Ang kinikita niya sa isang pasyente, $2,000. Yung nasa master's bedroom, 4,000 na sinigil niya. So, she makes a total of almost $35,000 per month. So, almost 1.5 million per month. Iba pa yung padala ko ng 2,000. Ang padala ko $2,000 yan. Commitment ko yan. From the age 25, ano na yan. Oh, takaw to debit, wala rin akong choice. Magugulat ko sa passbook na wala na lang doon yung 2,000. Connected. So, I want to inspire you guys, especially mga young people, if your parents are alive and still in your... I mean, nasa time mo pa, buhay pa. Bigyan mo na ng magandang buhay. Kasi, supplyan mo na ng magandang things that they deserve.
gamit, hindi mo sila shopping. Kung hindi na ubos, sabi mo sa kanya, takutin mo. Kung hindi na ubos, wala ka na next month. Alam niyo ba marami ka pera na kagamot ka din? Sinaalala ko ito, yung sabo, pumunta ako doon. Sabi ko, Ray, shopping tayo. Kasi kakarante ko lang eh. Sabi ko, siguro, hindi ko alam, parang gusto ko. Okay, so, 1,000 dollars. Kabili, pag-iisip ko, tayo binili. Sabi ko, saan galing yan? Si mama mo nabili. Sabi ko, tayo. Gusto ako kumakain kami, hindi naman po. Ano kung sa'yo naman sakit sa likod mo? Diba ko, wala eh. Wala sa neighbor lang naman na, diba? Kumalaki sa akin. Diba? So, since this is a season, I think I impart something na I want you to think it over. Because most distributors who became very, very successful in this business, they look at opportunity at the second time. Second look. Huwag mo siya tignan na ngayon lang. Huwag ko sa'yo dahil bago ka. Balikan mo. Huwag ka mo naman kwento kung hindi ka pa convincing mo. Hindi mo talaga makakumbis yan. Dalingin mo na yung katawan mo, mas pabutify ko mo na. Even yung mga mag-husband and wife dito, mahihirapan ka kung wife partner mo hindi kasali. Kasi remember, may logo na pag nilagyan mo ng hydrogen, lilipad talaga eh. Pero pag kinaling mo sa upuan, bukas, hindi na siya lilipad. Bukas, kasi layo mo siya ng upuan. So tayo, ganun din mga tao. I inspire you now. But out there, when you try to invite other people, minsan they suck your energy, and minsan yung hydrogen ng balloon, nauubos yan, kusa. Kahit walang suicide. Nag-evaporate on their own. So if I were you, try to come here, try to inject more on motivation in yourself para kayo mismo alagaan yung kanila. Kasi madali nang pag-quit. I could have quit 22 years ago. Kasi lahat ng friends ko ni sumali. Sabi saan ko, wala ka na kayo, mayroon ko talaga mo kami. So sinunod ko yung promise. Inalikan ko, sabi niya, pare kasi nawala ka na. Kaya mayaman. Hindi pa pala yung sentence mo. Galing, di ba? Sabi niya, balikan ko daw siya pag mayaman ako. Siyempre, promise eh. Tama? Yung nilabas yung BMW ko, sinengway ko siyang gano'n. May muta-muta pa siya eh. Oo, dinaanan ko talaga. Sinempo ko nandun pa kasi papasok na alas 8 eh. Mayabang yun eh. Pare, mayaman ka na. Sa'yo ba yung BMW? Yung ORCR, oh. Sa'yo ba talaga? Baka sa boss mo yan, bagal. Sige, ilagay mo yung paa mo sa harap. Tignan natin. Pag nasag sa nasaan, yung sa'yo ito. Hindi maramdaman eh, tama? Tapos, dumaan na ulit. 2 years ago eh, nalugli na. 20 years after. Para ako yung Ferrari ko. kasi nininvite ako sa car show sa Ross Bolivar. So, car show ng mga sports car ko. At bagong-bago yung Ferrari. Knock down! Spider! Oo, pinangarata ko na yun. Doon sa inuman, ano pa eh, mga inuman nila? Baba kasi ako, sinilip ko sino yan. So, tinanggal ko yung dugo. Di ba? Yung sabi nung isa. Wala nang ngiti. Yung brownie pa lang. Pero sabi nito. Kaya ako na ulang, grabe ho, painugan naman. Diba? Sabi ko, order ka nga ng 8 case dyan. Ayun, 6 lang sila, di nasing. Suka! Nakarami ako. Doon yung bawihin yung mga negative. Hindi mo na painumin para sumabo yung mga abdo nila. Suka kami. Yung pakistak sabi niya, wala naman, pampulutan dyan. O sige, mas tumalit mo. Bili nyo ng manok. Take out pa kayo. Sarado niya, Antos. Baka gusto mo sakay tayo sa Ferrari. Bili tayo doon sa... Pampabisyos to. Kapulutan lang ang bilhin. Gusto lang sumakay eh. Diba? Linawin na ako. Kainom na ako. Sige, yung split. Pero ang point ko doon, diba? If you want to be wealthy or successful, this is your second note. Mingle yourself with people who are successful, who wants to become successful, who's desperate to become successful. And you will be successful. Yeah. Kasi pag lagi ka nang kumapag sa negative, maya-maya ka pareho na sila eh. Oo, mahirap, hindi ko pala kaya, pero pag maling kaya ko lang. Tama? I-entertain mo yun. So pag uwi mo, hindi ka na maharap. Bukas, wala na. Kaya doon sa mga first time, I dare you na you come back on your own. Huwag na kanyang hintayin yung text na apply nyo na hindi na ako na text na apply ko, kailan ako follow. Huwag na i-follow mo sa sarili mo. Follow yourself. Motivate ka pa ba? Nandiyo pa ba yung gigil? Nag-dream mo pa ba? Makapuhin ka pa ba? Pag hindi na, hindi sabihin, nadamay ka na sa hirapan. Marami ng gas pang kanilaan. Makukuntunti eh. Tama? Kaya nung ako nag-start dito,
since part-time, I make sure na everyday nasa office. Kasi nandito yung mga success stories. Nandito yung mga tao gusto niyo yung mama. Kaya ang lakas ng energy, yung hawan, at hindi. Kaya taon na taon ako, nisuri ko yung mga kaibigan ko, pag pumunta na ako sa seminar, pag umuwi ko, nangarap na naman ako, bilog-bilog na naman. Pero kung doon ako magpapabad, guess what? Na-educate ka na, na-demotivate ka mo. E dito, pumunta ka, na-educate ka na, motivate ka pa. Yes. Tama? So gagamutin mo, sarili mo lang din. Don't try to talk to people if they don't know what they're talking about. Kasi maybe if they are not involved in a global, you better not listen. Talk to people who knows what they're talking about. And you should listen. Ganun ang ginawa ko. Because mag-isa lang ako nun eh. Di ba ang parents ko, family para sa Canada? Guess what? Pati katulong ko umalis eh. Ano ba bakit? Kasi paggabi, sabi ng boss ko, ay nung speaker, pagdating mo sa bahay, practice kayo magpasyente. At ako na nakikinig. Magka hindi ako, sinara ko tuwal ko, lagay ko yung mga unan ko. Kasi mag-present ako, okay, gusto mo yung mamal. So, patay si Toko yan, naluloko na. Sa akin, hindi isa ako, magsalita ako eh. Mag-practice ako eh. We inspire a lot of people because ang punta talaga namin ito, eh, dumami kagaya namin. Kasi guminhawa yung buhay namin sa networking. And kaya namin tinayo ito, isa lang yung message ni Dokit. Gawa tayo ng kumpanya para dumami yung kagaya natin. At isang kumpanya hindi na magsasara. Kaya ako rin ginawa ko 10 years ago. Ginagaya ko rin niya kapag-aro lang para ipasa rin sa ito. Kung ano yung narinig mo, ano yung inspire. Kaya yung mayayaman na. Kaya yung ginagawa ang sisi. Sisip is about success stories. Kasi ito rin yung kwentuhan namin, 10 years ago. Kaya ba, may 100,000 naman, parang sa nangyay. Eh ngayon, bariyang-bariyang 100,000 dito. Aman, makakatabi mo lang 100,000 na kinikita niya. Kasi ito ang teaching dito, dumulawangat ka, dapat maging humble ka lang. Para sa talong dumapamatrap sa'yo. Tapos maging mayabang ka, maraming na umiiwas sa'yo. Diba? Bakit kaya nung mayabang ka lang, malaki ulo mo? Bakit kaya nung? Tama? Wala na yung mayamang ka, hindi niya alam. Ay, may building ka, may halang bahay. Ay, posible ka ba? Okay, kwento lang. Nag-aas ka lang sa stage. Tama ba? Pero na gusto kong buhay. Pero marami kayong kaya. Sino ba yan? Yes! Kaya huwag niyo mamiss yung mga ganitong training. Pag sinabi na apply nyo, attend kayo ng training. Grab everything. Yes! Ganun lang. Because for me, after college, well, yun na yung reality ng buhay. So, sa pag-aaral, wala na eh. Tapos na yung learning stage, right? Pero ang totoong reality is yung sa labas ng eskulahan. Doon mas maraming experience eh. Daming lesson bago experience, right? Ayan, daming lesson bago results. Madami kang matututunan sa buhay after college. Pero wala na nagtuturo sa inyo, kundi on their own. So, make it sure na ang Englobal is your second home. Para yung motivation ninyo wala. That's what I did on my first 3 years. Tapos ko lang yung trabaho, kusina. Kahit lahat ay bigyan ko, sumisipot. Pero nung reunion, ay grabe, sumipot lahat. Mas grabe yung papakain ako. Oo. Maliit pa ako ng 30 minutes sa Shangri-La kami. Last year, April. Mamaya, parang papapareunion ka. Tapos ko, oo, saan tayo? Shangri-La, ito yung again. Eh, nag-share ako dito. Tapos ako, 30. Kalimutan ko, late na late ako, 7 o'clock usapan. Pwede mo siyang rilang nila sila, katayo, umiikot mo sa buffet. Sabi ko, di ba ako sa bahay, nandito lang, nandito lang ako. Sabi, ikot, di ka dumating, parang yung chino. Di ako lang kaya nila. 2-5 lang sa plato. Tama? Sabi ko sa loob na ko, ito yung mga invita ako ni Sipot. Pagkain ng sisipot. Pero, ang point ko doon, kung ito matakot na nakinggan ko before, I molded my mind. Hindi maganda yan, at nag-decide din ako sumunod sila. Palagay ko, ang bro,
the same with them. Kaya guys, careful with your decision that you make. Kung sino yung tao sasamahan. Tama? Kaya out there, maraming magsasabi, hindi mo kaya, pare-pareho yan, fly by nga chan, hindi yan pwede solusyon kasi hindi lang talaga 3 years. Malay ko, imbitahan mo na lang. Kasi nakakaawa naman na yung mga ganyan tao. Tama? Wala na kinaniniwalaan. Okay? So, I hope marami akong inspired. Yes! The system works. You have to try the products. You try nyo yung mag-attend ng maraming seminar. Kasi nung time ko, wala mga mentor kagaya ko. So, I make it a point na kahit matagal na ako sa industriya, kami na mentor ko pa rin yung mga tao kagaya ko. Nagsisimula. Because once in my life, I was also first time. At may nag-guided sa akin. Yeah. So, huwag pataliguhin na. Ayun, kaya yung dalawang isip. Kaya yung mga artist na, lumaki-checkin nyo, pewang nyo, huwag lang hulog. Okay? And huwag mga kalimutan kayo naman na kayo, naging natuwa yung bago. Because, natulad yung ginawa ko, natuwa ko yung mga bago, naging naging bago yung kayo. Kaya alam kung payaman kayo, it's not guaranteed, pero may chance. Okay? So, thank you. God bless.